Magandang hapon po. Muli po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay merong muling Bible study tuwing 4 PM po ng hapon. Tayo po ay may pag-aaralan. Kahapon po ay inuturo na po sa atin si Pastor Marvin. At ang pag-aaral po natin ay itinuturo po sa atin dito kung paano po tayo mamuhay sa pagsunod natin para magkaroon tayo ng salvation. Kasi salvation po natin, sinasabi po sa atin ng ating mga pastor, ay nawawala. Ngayon, paano po natin papahalagahan ang eternal salvation na tinuturo po sa atin ng Biblia? Kasi ang topic natin ay 7 conditions of eternal salvation. Kahapon po ay nagturo na sa atin si Pastor Marvin at itinuro niya po sa atin yung mga kailangan po natin gawin, kailangan po natin iayos para manatili po sa atin yung salvation na sinasabi po sa atin ng Biblia. Ngayon po dito po ako sa number 3. Yan. Sa akin sa number 3 naman po, para magkaroon tayo ng eternal salvation, sinasabi po ng title po natin sa pinag-aaralan. Number 3, maintain an honest and a good heart. Yan. Sabi niya sa number 3, maintain an honest and a good heart. Yan, dito po tayo sa Lucas chapter 8 verse 12. Maintain an honest and a good heart. Yan po yung number 3. Yan, kung kayo po ay may Bible, pakisabihan niyo po sana ako, basahin ko po sa inyo ng malinaw. Muli po, magandang hapon po sa inyo. Sabi niya po dito, ang mga binhing naglaglag sa tabi ng daan ay ang mga tao na ikinig. Dumating ang Diablo at nilis nito ang salita mula sa puso na nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ngayon po, sa number 3, sabi niya, maintain an honest and a good heart. Sabi niya po sa binasa natin, may mga tao po na tinaniman ng salita ng Diyos. Kung ito po ay pag-aaralan pa po natin, haba po itong talinghagang ito. Pinaliwanag po ni Jesus sa mga alagad niya kung anong ibig sabihin ng talinghaga, yung mga binhi na sinasabi po sa atin ni Jesus. Ang tinutukoy niya pong binhi dito, yung po ay Word of God. May mga tao po na nakinig ng salita ng Diyos, pero ang sabi po sa atin sa binabasa natin, dumating si Satanas para kunin ang salita ng Diyos. Bakit po kaya? Kasi alam niyo po, ang gustong gawin po ng kaaway sa atin, hindi natin mapakinabangan o hindi natin makuha yung benefits ng salita ng Diyos. Kaya ang gagawin po ng kaaway, kukunin niya yung mga pangako, yung mga salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng hope, nagbigay sa atin ng pagmamahal, na kung paano sinabi ng Diyos sa atin na mahal niya tayo. Alam niyo po, maraming salita ang Diyos, maraming pangako ang Diyos sa atin na kukunin niya po sa atin. At alam niyo po, ayaw ng Diyos na mangyari po sa atin na dumating yung point sa buhay natin dahilan sa ninanakaw ng kaaway yung salita ng Diyos. Naghihirap tayo, dumarating yung mga pagsubok na hindi natin alam yung mga gagawin sa buhay natin. Kasi nga, hindi natin na-maintain yung salita ng Diyos na kinakain, na ibinibigay po sa atin. Amen po. Kaya nga sa buhay natin, napakahalaga, napaka-importante po na i-maintain natin yung salita ng Diyos na napapakinggan po natin. Alam niyo po kung babasahin po natin yung talinghaga. Una, sabi niya, may mga tao na nakinig ng salita ng Diyos, dumating agad si Satanas para nakawin, kunin ang salita ng Diyos. Di ba sabi niya po sa John chapter 10 verse 10, ang Diablo po ay isang magnanakaw. Kukunin niya yung mga bagay na maaring makabuti para sa iyo. Amen. At alam niyo po kung itutuloy natin yung Lucas chapter 8 verse 13, may mga tao naman na nagsimba, nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi taimtim sa puso nila ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ito po ay nawala agad po sa kanila, ang salita po ng Diyos. Dumating ang pagsubok, madali silang natangay. Dumating ang panlalamig, madali silang nanlamig. Dumating ang mga pagsubok ng buhay, agad-agad po silang nawala. Bakit? Kasi hindi po taimtim sa kanila yung pakikinig ng salita ng Diyos. Wala sa puso ang pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao na magaling makinig, magaling mag-sermon, magturo. Pero ang sinasabi po sa atin ng Biblia dito, dapat kung ano yung pinapakinggan natin na salita ng Diyos, ay dapat isinasabuhay din po natin. Amen po. Kasi tayo po mga Kristiyano, tayo po magiging salamin sa iba.
kung paano tayo mamuhay by word of God, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan makita sa atin ng ibang tao yung pamumuhay natin bilang isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo masasabing ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, kung hindi mo kayang mabuhay sa salita ng Panginoon. Amen po. Kapag may pagsubok, ano sinasabi ng Diyos? Kailangan meron kang faith, meron kang pagtitiwala sa Diyos na kaya kang iligtas, kaya kang alalayan, kaya kang saklolohan ng Diyos. Amen po. Kasi may mga tao na kapag dumating ang pagsubok, agad-agad ang lalamig kasi hindi taintim, hindi tumimo sa kanilang mga puso yung salita ng Diyos na napakinggan po nila. Kaya maraming tao ang nakakalungkot isipin, marami ang natitisod, marami ang nagbabackslide sa ibang mga Kristiyano. Mga kapatid, ang titingnan natin, unang-una dapat ay ang salita ng Diyos. Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos sa iyo? Sinasabi natin, huwag kang titingin sa tao. Ang tingnan mo ay ang salita ng Diyos. Ang tingnan mo ay si Jesus. Kaya maraming tao ang nagbabackslide, ang lalamig, unang-una natitisod. Alam niyo po, walang perpekto pong simbahan, walang perpektong pastor, walang perpektong Kristiyano o mga membro. Amen. Ngayon, kung alam mo sa salita mo, yung salita ng Diyos ay tumimo, naging bato. Ibig sabihin ng bato, kumbaga naging matibay ang salita ng Diyos sa iyo, ano man yung nakikita mo mga negative sa paligid mo, mananatili ka, mag-i-stay ka sa gawain ng Diyos. Amen po. Amen mga kapatid. Kasi alam niyo po, ulitin ko po sa inyo, marami na po akong nakasama o nakakilala na dahilan sa hindi maganda nangyayari sa buhay nila, nawawala sila sa paglilingkod. Dahilan sa mga nangyayari na mga negatibong bagay, nawawala sila sa paglilingkod. Mga kapatid, ako po, ma-share ko lang po sa inyo, ako po ay nanlamig. Ako po ay muntik nang mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ako po ay may mga pinagdaanan na halos may dahilan ako para hindi na ako magpatuloy sa Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, salamat po sa pangako, salita ng Diyos na tumimo sa puso ko. Kinausap pa rin ako ng Diyos by word of God. At alam niyo po, kailangan yung salita ng Diyos sa atin, i-maintain natin sa sarili po natin. Bago natin maibigay sa iba, kailangan mapatunayan muna sa atin na yung salita ng Diyos ay totoo sa buhay natin. Amen po mga kapatid. May isa pa nga po dyan eh, yung sinasabi niya po doon, yung tahinig sila ng salita ng Diyos. Pero dahilan sa pagkinig ng salita ng Diyos, oo, naging nahinig sila, isinapuso nila ang salita ng Panginoon, pero dahilan sa napakaabala sa buhay, abala sa trabaho, abala sa pag-aaral, abala sa mga bagay-bagay sa mundong ito, nawalan na ng puwang sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya itong mga taong ito ay hindi na nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi nila na-maintain yung salita, yung word of God. Kaya nakakalungkot isipin, may mga tao na wala sa paglilingkod, at kapag dumating yung point sa buhay nila na nahirapan na sila, minsan nakakalungkot, sinisisi nila ang Diyos. Eh una dapat ang isipin natin, ano ba ang ginawa natin kung bakit naging bunga yung ginawa mo sa buhay na meron po tayo ngayon? Nakuha niyo po mga kapatid. Kasi kung ano tayo ngayon, yan yung bunga ng ginawa mo kahapon. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat ng bagay na meron tayo ngayon, yan yung bunga kung ano yung paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. At kung ano man yung meron tayo, kung tayo po ay matibay, nananatili sa Panginoon, kinakapitan natin ang salita ng Diyos, yan yung mga benefits na nakuha mo sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Kaya nga alam niyo po, importante po na tayo po ay nakikinig. Hindi lang basta nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kundi isinasabuhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po, kasi useless lang po sa ating mga Kristiyano na tayo po ay nakikinig, pero hindi naman natin isinasabuhay. Nako niyo po, kaya nga sa ating po mga kapatid, isabuhay natin ang salita ng Diyos. At alam niyo po, kung may mga bagay tayo ginagawa sa buhay, kasi lahat naman tayo, meron tayo activity. Hindi lang po sa simbahan, kundi may kanya-kanya tayong buhay, personal po sa buhay natin. Amen? Pero dapat po yung salita ng Diyos na meron tayo ay hindi mapakailaman, hindi magalaw, o hindi maalis ng kaaway po sa atin. Kasi itong word of God na meron tayo sa buhay natin, kailangan na may maintain to, pinapractice natin from time to time na Lord, ito yung pangako mo, like magpasalamat sa Diyos. Kasi ang pangako po ng Diyos ay tunay, tapat, at totoo. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya niyan to pa rin yung mga bagay na sinabi niya sa'yo, sinabi niya sa akin, sinabi niya po sa atin lahat. Kailangan lang po natin itong maintain. Una, sabi niya po dito, may mga taong dumating ang salita ng Diyos, pero dumating din agad si Satanas. Una, ninakaw ang salita ng Diyos.
sa mga taong ito. Pangalawa, hindi taimtim sa kanilang puso ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi taimtim. Ano po nangyari? Dumating ang pagsubok, dumating ang panlalamig. Kaya yung salita ng Diyos sa kanila, agad-agad nawala. Pangatlo, dahilan sa mga abala-abala sa buhay dito sa mundong ito, nawala na ng puwang sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi masama na magtrabaho ka. Hindi masama na may gawin ka sa mundong ito kasi tao pa rin tayo nabubuhay. Pero dapat hindi mawala ng puwang sa iyo ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit po? Ang salita po ng Diyos ay kayamanan po natin. Amen po. May mga pagsubok na hindi na makukuha sa pinansyal. May mga pagsubok na hindi na makukuha sa lakas mo. At may mga pagsubok na makukuha lamang sa salita ng Diyos. Amen po. Yun po yung number 3. Kailangan maging maintindihan natin yung salita ng Diyos na kailangan meron tayo. Yung puso na kailangan makita sa atin na tinatanggap natin buong puso yung pangako, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi po bakit po? Kapag nakita ng Diyos na tinatanggap mo by heart yung salita niya sa atin po, lalabas at labas yan. Amen po. Halimbawa may kagalit ka. Halimbawa may naging katampuhan ka. Ang lalabas sa'yo hindi yung galit mo eh. Ang lalabas sa'yo yung word of God na kailangan magpatawad ka. Kailangan magmahal ka kahit may pagkakamali sa'yo, kailangan mahalin mo. Dapat yun. At yun ang lalabas. Amen po mga kapatid. Hindi po ako galit. Ano po? Sinasabi ko lang po kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan at kahit bigain ka, ang lalabas pa rin sa'yo ay yung word of God na tinuturo sa'yo ng Biblia. Amen. Nakuha niyo po mga kapatid. Dito pa po sa number 4. Yan, dalawa lang naman po itong ituturo ko po sa inyo. Ano po? Number 4, sabi niya, keep the word of God in the heart. O, so parang halos magkadikit lang po yung number 3, tsaka number 4. Pakibuksan po natin ang John chapter 15, verse 7. Sabi niya po dito, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Tingnan niyo mga kapad, ano po? Sabi niya, mayroong benefits na nananatili sa iyo ang salita ng Diyos. Anong sabi niya po sa uli? Hinginin niyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Mga kapatid, ang Diyos po ay matapat. Sabi nga sa Hebrews, makatarungan siya. Hindi niya lilimutin yung mga bagay na ginagawa mo at hanggang ngayon ipinapakita mo. Alin yun? Yung mabubuting bagay sa lingkod ng Diyos, sa ibang tao at lalong-lalo na sa Panginoon. Sabi nga, whatever you sow, you reap. Kung anong itinatanim mo sa mundong ito, yan din ang aanihin mo. Amen po. Sabi niya, kung mananatili, lahat po tayo ay kailangan nanatili tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng hiwalay ka sa Diyos. Kaya nga, di ba, meron po dyan, ang tumatawag sa Panginoon, hindi lahat maliligtas, yung lahat ang tumatawag sa Panginoon. Bakit? Hindi naman lahat may kaugnayan, may relasyon sa Diyos eh. Tama po ba? Amen po. Kasi alam niyo po, ang tao lamang na makatanggap ng pagpapala, pabor ng Diyos, ay yung mga taong nananatili sa Diyos. Walang, pahisya na po ka sa term, no? Walang karapatan ang isang tao humingi sa Diyos kung ito ay walang kaugnayan sa Kanya. Sa papanong paraan, wala kang time. Wala kang time na magsimba. Wala kang time na magpray. Kausapin si Jesus. Walang magiging karapatan ka na humingi sa Diyos kung ikaw nakikita mo sarili mo na hindi ka nakakonek sa Panginoon. Amen po. Napakasimple lang po pero kailangan makita ng Diyos sa atin yung pamumuhay natin bilang tayo po ay mahalingkod ng Diyos. Nakakayang humingi sa Diyos kung ikaw hindi mo nabibigay yung hinihingi ng Diyos sa iyo. Tama po ba? Amen po. Nakakayang humingi sa Diyos kapag yung hinihingi ng Diyos sa iyo, hindi mo maibigay. Mga kapatid, bago ka pagpalain ng Diyos, may requirements ang Diyos bago ibigay sa iyo yung buhay. Katulad ng salvation, sabi niya, di ba? Kung tatanggapin mo ako bilang Diyos at siyang tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, kailangan mo munang tanggapin si Jesus para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Katulad sa giving, kailangan mo magbigay para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen. At sabi dito, kung nananatili ka sa Panginoon at ang salita niya ay nanatili sa'yo, sabi niya, ano man ang hingin mo, ay tutuparin ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, may kahilingan tayo sa Panginoon.
Lahat tayo, may gusto tayo na mangyari sa buhay natin. May mga pangarap tayo, may mga plano tayo sa buhay natin. Ang tanong sa atin, nagagawa ba natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos bago ka humingi sa Kanya? Amen. Kahit ako rin po, personal sa akin din po, kailangan chine-check natin lagi yung heart natin sa Panginoon. Kung naibibigay mo ba yung para sa Diyos bago ka humingi ng kailangan mo sa Panginoon. Kailangan nagagawa po natin, naibibigay natin kung ano yung gusto ng Diyos bago tayo humingi po sa Kanya. Amen po. Sa mga nagtatrabaho, bago ka makatanggap ng sahod mo, nagtatrabaho ka muna. Amen po. Nagpapagod ka, at kapag nakuha mo yung sahod mo, napakasaya mo. At sa atin po mga kapatid, kailangan magawa muna natin kung ano yung gusto ng Diyos. At kapag nagawa mo ito, hindi ka na mahiyang humingi sa Panginoon eh. Kasi nagawa mo eh. Nagawa mo yung part mo as a Christian. Nagawa mo yung part mo bilang anak ng Diyos. Kaya nga huwag tayo magsasawa. Huwag tayo magsasawang maglingkod sa Panginoon. Huwag tayo magsasawa kasi may ginagawa ang Diyos. Akala mo parang walang nangyayari sa ginagawa mong paglilingkod? No. May ginagawa ang Diyos. Huwag kang magsasawa, mapapagod ka, pero tuloy lang. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9, matatanggap niyo ang gantimpala sa Panginoon kung hindi kayo magsasawa. Eh may mga kapatid, kaya pakasabi sa katabi ko, may katabi ka, huwag kang magsasawa, maglingkod. Dahil ang paglilingkod natin sa Panginoon, alam ng Diyos yung laman ng bawat puso natin. Kaya nga, ang sinasabi po sa atin ng Biblia, manatili tayo sa Panginoon. Lagi tayo manatili. Di mo sabi ng pangako niya sa atin, sabi niya, ano man ang nais mo, ano man ang kahilingan mo, kaya niyang ibigay sa iyo. Diba, sabi sa John 33 verse 3, pangako niya yan. Sabi niya doon, humingi kayo at kayo bibigyan sapagkat ang bawat humihingi ay nakakatanggap. Sa Matthew, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung babasahin natin yun, kaya niyang ibigay sa iyo yung mga kamangha-manghang bagay, himala na kaya niyang gawin sa buhay mo. Stay ka lang doon sa salita ng Diyos, yung pangako niya sa iyo. Sabi niya, ang manatili sa akin, sabi ng Biblia, at ang salita ko ay manatili sa iyo. Ano man ang hingin mo, kaya kong ibigay sa iyo. Amen po. Nakakaya po, ulitin ko po, nakakaya humingi sa Diyos kapag hindi natin nagagawa yung tungkulin natin. At hindi ka mahiyang humingi sa Diyos kasi alam mo na nagawa mo itong bagay na to. Amen po. So, yun lang pong gusto ko pong maibahagi po sa inyo. Nawa po ay may natutunan po tayo, may nakuha po tayo. Amen po. At alam niyo po, ulitin ko po sa inyo, hindi po kalugihan yung pagsunod natin sa Panginoon. Yung pagsunod sa mga salita niya, yung mga pagsunod sa mga pangako niya. At lagi niyang ipapaalala sa iyo, kapag dumating yung time na gulong-gulo ka na, dumating yung time na hindi mo na maintindihan yung paligid mo, hindi mo na maunawaan, ang gulo na ng sitwasyon mo, buti na lang, meron kang salita ng Diyos na tumimo sa puso, na natili ito, at yun, ang ipapaalala niya sa iyo. Ma-share ko lang po sa inyo, mga kapatid, bago po ako mag-close. Alam ko po, sa mga nakakakilala po sa akin, yung asawa ko po ay nanganak. At alam niyo po, nung time na nanganak siya, bago pa lang po siya manganak, kabang-kaba ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi ayoko siya nakikitang nahirapan, nasasaktan po yung loob ko kapag nakikita ko yung mahal ko sa buhay na nasasaktan at nahirapan. Totoo po yung mga magulang na kapag nagkasakit yung anak nila, gusto nila na sila na lang yung magkasakit para hindi sila mahirapan. Alam niyo po, masakit po para sa akin na makita ko po yung asawa ko, maging yung anak ko, na nahirapan po sila sa sitwasyon po na pinagdadaanan po namin. Alam niyo po, ayokong ipakita sa asawa ko na pinanghihinaan ako ng loob. Ayokong ipakita sa kanya na masakit yung nangyayari sa amin, sa kanila. Alam niyo po, bumiyahay ako noon kasi nilalakad ko po yung PhilHealth, bibili ako ng gamot, mga kailangan nila. Alam niyo po, habang ako po ay nagda-drive, hindi ko napigilan na umiyak. Iyak na po ako ng iyak noon. Alam niyo po, tumigil po ako, huminto po ako sa kalsada, gumilid ako kasi baka maaksidente po naman ako. Hindi ko na po mapigilan umiyak, iyak na po ako ng iyak, iyak na po ako ng iyak. At alam niyo po, lagi ko pong sinasabi habang
umiiyak ako. Sabi ko, Lord, alam ko, tapat ka sa mga pangako mo. Alam ko, hindi mo kami bibiguin. Alam ko, pagsubok lang ito. At alam ko, malalagpasan din namin to. Alam niyo po, ayaw kong ipakita sa asawa ko na nanghihina ako. Ngayon, kailangan makita ng asawa ko na strong ako. Kasi kapag pinanghinaan ako ng loob, manghihina na din siya eh. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon niya. Sabi ko, pakatatag ka lang. Lakasan mo yung loob mo, kaya natin to. Kasama natin si Lord. Dala niyo po, umiyak ako ng bahay noon. Tapos na ako umiyak noon, hindi bumihay na po, pauwi ng bahay. Hindi ko po talaga mapigilan. Alam niyo po dito, pag uwi ko ng bahay, after kong maligo, kasi maghatid po ako ng mga gamit para po sa ospital, kailangan po ng asawa ko. Umiyak na naman ako. Alam niyo po, hindi ko mapigilan na hindi po ako mapaluha. Kasi nakikita ko yung situation nila na nahirapan eh. Alam niyo po, prayer ko ng Lord, kung ako na nakikita ko yung asawa ko, yung anak ko, na nasa sinapupunan pa lang niya, na nahirapan, how much more ikaw? How much more ikaw na nakikita mo yung sitwasyon namin? Alam ko, mas nasaktan ka, mas nahirapan ka, kasi nakikita mo yung sitwasyon namin. Alam niyo po, hindi ko napigilan, pray ako, at alam niyo po, wala akong bukang bibig, kundi yung mga pangako ng Diyos. Sa mga pagsubok pala na hindi mo na alam gagawin mo, kapag dumating yung time na hindi mo na kaya, lalabas at lalabas yung mga pangako ng Diyos eh. Siya na po. Alam niyo po, sabi ko, Lord, pangako mo, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang pastol ko at alam ko hindi ka magkukulang. Lumabas sa akin po yung lahat ng pangako ng Diyos na pinaalala niya sa akin. Nasabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. At alam niyo po, after 3 days noon, kaya siya na po, medyo mahaba po yung kwento ko. Papaisin ko na lang po ito. Alam niyo po, after 3 days noon, tawag ako kay Pastor Abby. Biga, Pastor Abby, manganak na po si Cora, kailangan na po kasi hindi na po siya makahinga. Tawag ako kay Pastor Abby. Pastor Abby, manganak na po si Cora. Sabi niya, Ge, kasama yung loob mo, mag-pray kami ngayon. Lagi mong iisipin, mabuti si Lord. Malalagpasan mo din yan. Kaya mo yan. Kasama mo kami dito, nagpe-pray para sa'yo. Alam niyo po, yak na ako yak nun. At si Pastor Abby, napapaluha na rin. And personally po, salamat po sa kabuuan ng simbahan ng Rema. At salamat po sa inyo kasi meron akong pamilya na katulad din nyo. Na tumulong sa amin para ilaban si baby. Ilaban yung asawa ko. Kasi ang hirap na po nung sitwasyon namin na ganun. Hindi ko rin alam kasi hindi pa kompleto yung kabuuan ni baby. Kaya sa inyo po ng mga taga-Rema, personal po na napapasalamat po ako sa inyo. Kasi andyan po kayo na tumulong para ipag-pray siya sa kabuuan ng simbahan ng Rema. Thank you po kasi may pamilya ako na katulad po ninyo na nag-pray para po ay baby. So ngayon po, nailabas na siya. Alam niyo po, nung ipasok na siya, pray ako ng pray. Hindi ako makakilos. Nadula ako sa gilid, pray ako na pray. At alam niyo po, nung nakita ko na si baby, nandun na yung saya. Nandun na yung saya namin na okay siya. Okay po yung misis ko. Alam niyo po, doon ko mas naranasan kung gaano kabuti ang Diyos. Doon ko mas na-feel na narinig tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung dinadaanan natin. Alam ng Diyos yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. At alam niyo po, habang nandun sa Nico, kinakausap ako ng Diyos doon sa heart ko. Yung salita na isang word na pulit ulit, yung maging panatag ka. Maging panatag ka lang, anak ko. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan yung sitwasyon mo. At alam niyo po, nagpapasalamat po ako. Sesya na po. Medyo maaba na rin po. Nag-testify na rin po ako sa inyo. Kasi alam niyo po, yung topic ko po kasi, parang ano rin sa sitwasyon na dinanong ko noon, yung salita ng Diyos.
'yung salita ng Diyos po ay totoo. Salita ng Diyos na pangahawakan natin, totoo. Dahil sa mga panahon na hindi mo na alam 'yung gagawin mo. Salita ng Diyos 'yung panghawakan mo. Ngayon po 'yung ano, hanggang ngayon lumalaban. Pero at least po siya po ay malakas na sa kabutihan po ng Diyos. Mabuti na po 'yung kalagayan ano po. Hanggang ngayon po na hospital pa rin po siya, nagpapalakas at nagpapatibay. Kaya personal po, ngayon ko po ko rin yung pagkakataon. Salamat po sa kabuuan ng simbahan ng Rema na nagpipray hanggang ngayon para kay Baby. Thank you po. Thank you po sa inyo. At salamat sa Lord kasi sobrang buti po ng Panginoon. Kasi ang Diyos po yung gumagawa ng himala sa mga tao na nagtitiwala. Lubos na nagmamahal sa Kanya. Kaya yung pagmamahal natin sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Panginoon, lahat yan hindi masasayang. Lahat yan hindi kalugihan. Kaya manatili tayo sa Panginoon kasi may malaking gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang po ako makakaranas ng himala na ganito, kundi lahat po tayo. Kasi alam natin, alam ng Diyos na nagmamahal ka sa Kanya. Amen po. So yun lang po ang gusto ko pong maibahagi po sa inyo. And salamat po. Pesya na po. Manoko po itong pagkakataong ito. Salamat na rin po sa mga tao po na hanggang ngayon po ay tumutulong po sa amin. Ang Diyos po magbabalik lahat ng pagpapalang yan para po sa inyo. Sabi po ng Biblia, ang mga tao tumutulong sa mga kapwa Kristiyano o sa iba't hindi Kristiyano, ang Diyos ang magbabalik sa atin. Ang magbabalik po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Sige po, pray po tayo. Lord, marami pong salamat sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat, Lord, sa mga pangako mo. Napangahawakan namin sa mga sitwasyon na gulong-gulong na yung sitwasyon namin. Sa mga pangako mo na hindi na namin alam yung mga gagawin. Hawakan namin yung mga salita mo. Salamat sa pag-asa na ibinibigay mo. Salamat sa mga kamay mo na hindi maiksi para abutin yung mga bagay na hindi namin kaya. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa pamilya na meron ako. Yung Rema, na nagpe-pray para kay Baby. Pagbalay mo sila. Salamat, Lord. Salamat po sa mga tao na ginagamit mo. Ginagamit mo sa simbahan. Ginagamit mo sa mga lingkod mo. Kaya mo, Panginoon, ikaw magbalik sa kanila ng pagpapala na nararapat para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Salamat po. At alam niyo po, last na po, doon ko mas naramdaman din na may mga tao na kailangan din po sa atin. Amen po. May mga tao rin po na kailangan din ng tulong natin. To pray, para abutin natin sila sa panalangin. At para makita ng Diyos sa atin, yung malasakit natin din para sa iba. Kasi namubuhay ka doon sa pangako, sa salita ng Diyos. O paano sa Diyos namuhay sa mundong ito? Ngunit hindi dapat natin isa pamuhay yung salita ng Diyos na napakinggan po natin. Sa inyo po, marami pong salamat sa inyo, sa mga nag-stay, sa aking pong pag-share po sa inyo. Ingat po kayo palagi, and God bless po sa inyo pong lahat.